Dinumog ang mga tanggapan ng COMELEC para sa huling araw ng voter registration. Ang iba kagabi pa pumila para lang makaabot sa deadline. Magbabandila si RG Cruz. Bata, matanda, buntis man, may kapansanan, pumila ng pagkahaba-haba para lang magparehistro bilang butante sa Quezon City kanina. Si Florina doon na natulog para masigurong makapagparehistro. Alas dos po ngayon, so ilang oras po? 14 hours po. Mga ilang oras ka bago natapos? Saglit lang po, mga 30 minutes lang po. Eh, sana po sinasabi... Dahil sa mainit na panahon, madaling magkainitan ng ulo. Hindi tuloy maiwasang magalit ang ilan nang i-anunsyo ang cut-off sa Quezon City bandang tanghali. Sanay lang po, pag-usapan lang natin ang maayos po ito. Hindi na sila hinaharap ng election officer. Sa Maynila, umabot na sa Ilog Pasig ang pila sa COMELEC Arroceros. Aminado naman ang lolang ito na kasama siya sa hakot ng kanilang barangay para magparehistro. Kanina po, sinadyan na po ako ng kagawad ko. Siya na po mismo nang gising sa akin. Wala namang magawa ang iba ng sermona ni Chairman Sixto Brillantes dahil sa paghabol sa huling araw ng registration. Kahit panay ang hirit ng mga nakapila na nindigan ng COMELEC at isinara ang registration alas 5 ng hapon kanina. Paano po saan magkaroon pa ng extension? Okay, salamat po. Maging ang celebrity couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez hindi nakalusot sa paninermo ng chairman. Bakit ngayon last day kayo pupunta rito? Actually ako kahapon. Kahapon, oo nga. Bakit naman? Medyo na busy lang kami. 100 million pesos na raw ang nagagastos ng COMELEC sa overtime ng empleyado para sa voter registration itong dalawang taon. Pagkatapos ng registration, atupagi ng COMELEC ang paglilinis sa listahan ng mga nagpatala at paghahanda sa halalan sa 2013. Para sa Bandila, RG Cruz.